Hello, my name is Maria Francisca Andraianne Juarez. 21 years old na po ako, nag-start po akong magpinta. 15 years old. At doon ako natuto sa Aroma, which is si Orley yung master. Yung experience ko sa Aroma is medyo hindi tulad ng ibang artist, ibang estudyante. Parang ako yung tawag din lab. Hayahay. 15 ako nag-start. Nung una, hindi alam ni Orley na mahilig ako sa drawing. Mahilig ako sa drawing, pero yung drawing walang hilig sa akin. Kasi dun sa amin, sa Toledo, akala ko pag walang artist, hindi ko alam kung ano ang artist, akala ko lang drawing yun na yun. Pero nung nakilala ko si Orley, siya yung... siya yung nagbukas. Siya yung nagbukas sa akin kung ano talaga yung ibig sabihin ng drawing. Kaya nung napasok ako sa Aroma, napakalaking blessing sa akin. Tulad ko kasi mahirap yung attitude ko nung dati. May kagulo sa una niya. Kining si Orley, masuko na ko kay kung gamit ko sa iyahang oil, daghan kong ibutang sa akong palette, marami akong nilalagay sa palette ko. Yung mga pintura niya. Tapos yung mga pintura niya, mahal. Hindi yung mumurahin lang. Yung mga professional grid niyang ginagamit niya. Before ako nakapag-exhibit, yung sa Aroma, dapat gumawa ka muna ng 100 paintings before ka makasali sa exhibit. Pero, kailangan, bisag nakahimo na kag 100 paintings, kinahanglan, maayo gyapon imong trabaho, may quality pa din yung trabaho mo. Yun yung ng Aroma. Share ko po pala sa inyo yung naano ko sa contest nung 2017 din lab sa ARC. Oo. Nung una nun, yung entry ko is bagubo. Sabi ni Orl, nag-aaral pa ko nun, sabi niya, di, huwag ka munang sumali kasi bago ka pa lang, hindi ka pa marunong, kulang pa. Tapos ako, talagang malakas lang talaga yung ko sa sarili ko. 17. Oo. 17. Sabi niya, ikaw bahala. Ginaganon niya ako. Tapos nung mga ilang months na yon, nalaman na naging finalist ako. Sobrang happy ko kasi hindi ko in-expect na maging finalist ako, yung ko lang na makasali ako, yun na, enough na yun. Tapos noon, nag-finalist, nung ilang buwan na naman, in-announce na yung winner, naging honorable mention po ako sa Da Vinci. Dahil niya karon kay graduate naman ang uban, pag-graduate na sa, na may career ang uban, tapos noon sa Petron naman, naging finalist din po ako. Yeah. Nung dati, iyak ako nang iyak kasi grabe itong mag-critics eh. Lisod, ginaganyan. Hindi yan! Bali yan! Hindi ganyan! Ginaganon ako niya. Hindi naman grabe yun ah. Grabe yun! Para sa akin grabe na yun kasi matigas yung ulo ko eh. Gahig ulo. Unya, before sad ko nahimong artist kay mapil-apil ko og sketching. Pilapil ko og sketching nila. Unya, magpaatubangan ko dun ako sa unahan. Unahan ba yung lab? Sa tubangan. Harapan. Sa harapan. Kahit hindi ako marunong mag-drawing. Di pa ko kabaw kaayo. Like, wapag yung king ko yung pakaayo. Cartoons. Cartoons pa yung drawing ko. Pero hindi ako nahiya. Para sa akin, enjoy na enjoy ako. Malakas lang siguro yung gets. Doon na nagsimula, nag-invite siya ng On the Spot Plein Air doon sa Sambuan. Yun yung pinaka-first painting ko na ginawa. Oil. Nung una, binigyan nila ako ng maliit. Parang 12 by 16 ata yung size. Oo, binigay nila sa akin. Tapos nung pagpinta ko, ako yung una na tapos. Tapos sila, natagalan. Kinukulit ko sila. Uy, ba't ang tagal nyo? Gutom na ako. Dapat tapos na kayo kasi mga marunong na sila, di ba? Ako, bago lang. Doon nagsimula
Tapos, noon nakapag-exhibit na yung first exhibit ko sa Cube Gallery sa Cebu. Nabenta na, sold out. Noon, parang happy na medyo hindi happy. Kasi yung sa experience ko dun sa painting na yun, iyak ako ng iyak dun eh. Kasi pinapabago-bago niya. Stricto kasi ito. Kaya yun, wala, kasi yung pera, di ba, madali lang maubos. Kasi yung painting mo, hindi mo na makita. Hanggang ngayon, hindi ko na nga nakita yung painting ko, first na painting ko. Kaya dun na nagsimula lahat. Tapos ngayon, sobrang blessed ako kasi yung papa ko na disgrasya. Tapos, iyak ako. Yung art lang yung, kumbaga, nakatulong sa papa ko. Kasi kung hindi dahil sa art, siguro wala ng papa ko. Yung naipon niya, yung sa lahilak mong yung binta niya, hindi, sabi ko, i-bangko mo lang yun, huwag mong galawin. Yung kita mo, ipon mo lang sa bangko mo. Ay, yan ka. Ayaw mong galawin para makita mo yung pinaghirapan mo. Yun. Siguro kung walang art, hindi ko ma-appreciate kung gano'ng kaganda yung ito, yung kalibutan, yung mundo natin. Yun, wala na yung papa ko pag, you know, kung hindi ako naging artist. Kasi sana ako kukuha ng pera, ganun paggastos. Yung inipon ko na pera para magpatayo sana ako ng bahay, yung sarili kong bahay. Tapos yun, na disgrasya yung papa ko. Dun na ano, yung pera, which is nakatulong naman sa papa ko. Kasi kung yun nga, yung kung walang pera, wala na akong papa. Advice ko lang sa gustong mag-artist, maniwala ka lang sa sarili mo. Tapos, focus ka lang. Yun lang. Yun yung pinaka hugot nga imong kuhan sa imong kagalingon.